Hi everyone, this is Cici and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, I want to share with you kung paano ko dinidiligan yung mga cactus and succulents ko na nandito sa swing area namin. Rain or shine area yung pinaglalagyan niya. So, ito yung, it's a kind of jade plant na trailing siya. Tapos, variegated and non-variegated, pinag-mix ko sa pot. Dati makapal to eh. Kaya lang nung nag-rainy season, nabulok yung iba. So, hindi ko pa talaga siya totally naayos. Kita nyo naman, marami pa siyang weeds. Tapos, this is a ghosty na tinanim ko sa isang broken pot. Ayan. Kita nyo, may mga dried leaves na siya. And it signifies na kailangan na natin siyang diligan. Kasi isang linggong hindi umulan ngayon eh. Parang sobrang init, grabe. Pero may mga babies na din siya. Yan, this is my mother plant of marinade. Dito ako madalas kumukuha ng cuttings pag nagpropagate ako o naggagawa ako ng succulent arrangement. Mukha lang siyang lush, pero sa mga singit-singit niyan, guys, nandyan pa rin yung weeds na pasaway. Ayan. So, andyan. O yan. Tapos, napakahirap nilang kunin dyan pag nasa loob kasi natatanggal yung mga leaves. Anyway, okay lang naman kasi napropropagate din naman siya pag nahulog siya dun sa pot. So, let's go to the next pot. As you can see, a combination of cacti and succulent. So, may Fred Ives, may Pallida, Echeveria Pallida. And then, itong cactus na to, nagbigay siya ng mahabang stem. Tataka nga ako ba't ang haba niya, hindi naman ganun yung parang variety niya. Ewan ko kung bakit nagbigay siya ng ganun kahaba. O, ayan, may dried leaves ang galay na rin natin. So, ayan. So, as you can see, dry na yung soil niya. Nakikita niya, hindi basa yung may black. Nilagyan ko kasi din siya ng black sand before. Ayan, tapos may sedum adolfi din siya na stress yung color. Tapos may naputol palang cactus dun. Hayaan lang natin, baka sakaling tumubo siya dyan. So you can see yung Fred Ives, so, di ba yung leaves niya very dry. So let's go to the next pot. Ayan. Ito ay Tiger Aloe. I think yun yung ID niya. And then may isa pang, hindi ko alam ang name. Ayan, tapos may cactus dyan. Tapos itong cactus na to, ayan, yung malaki na yan. Matagal na yan sa akin eh. 3 years na siya. Ayan. Pero hindi pa siya bumubulaklak ever since na binili ko siya. Tsaka mahirap siyang irepat. Kasi napaka dami niyang spike, matinik, masakit talaga. So, ito yung Fred Ives. Singin yung Fred Ives. Dehydrated na siya, as you can see. O do umulan dito sa Silang Cavite ng 4 weeks at dire-diretso. After a week lang na hindi umulan, at sobrang init, tingnan nyo, napaka-draming dried leaves, halos ubusin na niya yung leaves niya sa pag-inom. So, kailangan na talaga natin silang diligan for this week. Ayan, nandiyan, tingnan mo yung weeds, nandun talaga. Tapos, ayan nga, super dry, tanggalin natin itong leaves na to kasi may black spot, baka magka-fungus siya. Ayan. Yung Fred, ay sapitin siya ng mealybugs, kaya nilagay ko siya dyan. Hindi ko talaga pinakakapal yung dahon niya. Pag nakikita ko makapal ang dahon, nagbabawas talaga ako ng dahon. Kasi once na crowded yung dahon niya, makapal o madami, expect nyo babahayan niya ng mealybugs. Kaya lagi ko itong chine-check eh. Yan. Pero very dry na talaga yung ating Fred Ives. And then, so, let's go to the next spot. Sedum Adolfi. And yun, very dry na rin siya. So, talagang kailangan niya ng water. So, parang dehydrated na siya yung sa lower part. Pero kasi, parang old succulent ko na yun. Dinagdag ko lang siya dyan. Ayan. So, pasensya na kayo. Yung onion leaves eh. Nangangapit bahay dito sa ating succulent na Sedum Adolfi. And Sedum Adolfi din yan. So, nagsisimula na siyang ma-stress. So, you can see, nakatikom na yung kanyang pagka-rosette kasi nga dehydrated na sila. 1 week pa lang hindi umuulan pero dehydrated na sila. So, below, Sedum Adolfi pa din. Actually, madaling ipropagate, guys, yung Sedum Adolfi. Ikat nyo lang, itusok nyo lang yun. Tapos,
Maganda siya kasi pag maganda yung pagkaka-trail ng paghaba niya. Magandang ilagay sa arrangement. Kasi ayan, yung cactus. Actually, sa cactus na ganong spiky, mahirap i-identify kung dehydrated na siya. Unlike sa mga cactus na makikinis yung balat nila, pag dehydrated, makikita mo talagang kulubot. Pero sa mga spiky, mahirap eh. Meron nga pala ako guys dito na napakatagal na sa akin na gym, no? Pero hindi sila variegated. So, ayan. Alam nyo guys, ang hirap tanggalan ng mga weeds yung pot ng mga cactus kasi talaga matutusok ka. Minsan nakakatamad gumamit ng gloves kasi sumasabit yung gloves. Wala din, napupunit din. Ayan, ito naman, nagawan ko na ito ng video before, nakalimutan ko yung pangalan niya. Ayan, maganda rin yung cactus na yun eh. Hindi siya nagbibigay ng flower, pero nagbibigay siya ng leaf o leaves. Ayan, pag madami. Tapos, ito naman yung tinatawag na princess cactus. Nung binili ko to guys, sa Lazada before pandemic pa, mga year 2020, tatlong stem lang yan. Pero tingnan nyo ngayon, ang ganda na, di ba? Ayan. Tapos yung isa, medyo na-overwater yun, pero nagsusurvive naman siya. So, hinahayaan ko lang. Ito naman, yan, yung hindi ko alam ang ID, pero madami akong nakikitaan na may ganitong cactus. Di ko nga alam ba't ganyan yung kulay niya. Kasi, di ba dapat green yan? Ewan ko. Siguro dehydrated siya. So, ayun. Let's start watering. Pag ganyan dehydrated na yung aking mga plants, may marami siyang dried leaves. Tapos, medyo kulubot na yung mga balat ng cactus. Or skin nila. So, pag dito talaga sa swing area, ang ginagamit ko talaga hose kasi maalikabok din eh. So, kailangan ma-wash out din talaga na may konting pressure yung water. Since yung soil dito na ginamit ko is talagang fast draining. Actually, ang soil mixture ko dito sa mga pot dito is 60% pumice stone and 40% loam soil lang. So, talagang ginawa ko siyang fast draining kasi nasa rain or shade area nga siya. So, ganyan lang siya. Sinashower ko lang siya using a hose. Tapos, para matanggal na din yung alikabok at maliliit na pest sa petals nila. So, medyo may pressure yung water. Yan, ganyan. So, after ko siyang diligan ng one time, babalikat ko ulit siya para to make sure na, kasi nga, fast draining sobra yung water. So, hindi, baka sa sobrang fast draining, hindi na din makainom kaagad yung mga succulent or cactus. So, binabalikan ko ulit siya. Parang 2 times ko siyang dinidilig. Ganon, parang ganon. Pero I make sure na hindi umulan ng 1 linggo bago ako magdilig ng ganito. Yan. Tapos, for sure naman, siguro aaraw naman bukas para madres. So, hindi ako nagdidilig pala guys ang umaga. Kasi pag umaga ako nagdilig, yung area na to sa umaga, ang init hanggang 12 o'clock. So, pag dinili ko sila ng umaga, probably, baka magkaroon ng crown rot yung mga succulent. So, yun yung iniiwasan ko. So, tsaka mas maganda rin na hapon ka magdilig kasi mas maa-absorb nila yung water na binigay mo kasi hindi ka agad magda-dry out because of the sunlight. Ayan. So, ganyan lang. Spray-spray lang tayo, guys. Tapos, katulad din nung kanina, babalikan ko talaga ulit sila. Parang 2 beses ko sila ini-sprayan ng tubig. Tapos, medyo pressurized nga para matanggal yung alikabok. Okay. So, that's all for today's video, guys. I hope may na-share ako sa inyong magandang tip kung paano magdilig at paano nyo malalaman kung kailan nyo dapat diligan yung mga succulent and cacti nyo. Just make sure na fast draining yung soil nyo kung gagamit kayo ng hose sa pagdidilig.
So, thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. See you on my next video. Bye! God bless us all!